So what's up mga kabro? So panibagong video na naman about sa kung paano ko naman nakuha yung 2,000 kung paano ko naipon na kahit estudyante pa lang ako o wala akong masyadong ginastos na puhunan or inilabas na pera. So talakayin natin guys! So ayan, lockdown tayo, wala tayong magawa sa buhay, kain, tulog, or something na ganun. Ngayon, naisip ko na bakit hindi ko i-share yung natutunan ko or yung dati ko pang ginagawa para naman kumita rin kayo ng kahit nasa bahay lang. Siyempre, lagi tayong may load kasi naboboring tayo pag walang internet, kung walang cellphone. Kaya alam na alam ko ngayon sa panahon na ito na lagi kayong may load. At ngayon, pakinabangan natin yan para bawi ka naman sa pinang-load mo sa cellphone mo or sa wifi mo para may bumalik and mas marami pa din yung pwede mong load na mabili or kikita ka para makaipon sa pasukan. Tinutukoy ko pala guys dito ay about sa e-money or yung mga e-money apps na pwede natin gawin sa business. May dalawa tayong apps na recommended para kumita ng pera at basic lang siya kasi hindi natin kailangan ng mga requirements. Just Gmail and cellphone number. Of course, may cellphone naman kayo, so may internet. So, yun lang yung mga kailangan natin para kumita tayo ng pera. Alam ko, marami na sa inyo nakakaalam ng mga application na to. Kasi ang tagal na itong application ito, pero hindi natin masyadong alam kung paano natin gagamitin as a business. Ayan, unang-una na nga is yung coins. So, coins.ph. So, kung tatanungin nyo kung paano ito nakakapag-registered or paano makukuha ito. So, ang gagawin lang natin ay first download the coins.ph sa Google Play and maganda ka ng Gmail, maganda ka ng cellphone number and yung syempre may load na pang internet o na access doon sa application na yun kasi online yun. Next is yung GCash. So, karaniwan sa lahat na mga gumagamit ng GCash ay kumikita sa invite. Of course, maganda yung invite. Kasi nag-invite sa GCash and fortunately, kumita ako doon at pumapasok sa account ko. Maganda siya, pero ano pa nga ba yung ibang purpose ng GCash kung paano natin siya papakinabangan para mas marami tayong income, di ba? Kasi yung dalawang applications na yun, dalawang online applications, ginawan ko rin siya ng category, ginawan ko yung 3weeks natin, ginawan ko ng category kung saan ba papasok yung coins or yung GCash. Kung alin yung mas magandang gamitin dun sa dalawa pagdating sa payment ng bills, pagdating sa money transfer or bank transfer, at saka sa load. Una is yung payment ng bills. Suggest ko lang, guys, kung maliit lang naman yung payment ng bills, 500 pababa or something, 700, ganun pababa. Pwede natin gamitin yung coins na pang bayad ng bills kasi dun sa binayad mo na yon may 5% na cashback ka dun sa iyong ibinayad. 5% yung cashback mo dun. So, dun sa transaction fee at saka sa cashback, maaari ka rin kumita. Kasi guys, may bayad ang pagka-cash in. So, ang pinakang way lang natin dun, ito sa isa sa mga way kung paano magiging free tayo sa pagka-cash in sa coins ay 100 ang deposit mo first, second deposit first, parang 100, 100, 100, 100, kung ilan man yung, kung magkano man yung papadalo. Basta 100 ka lang ng 100 kasi kada 100, zero payment, zero service fee. So ang ginagawa ko, siguro na pag 1,000 lang ang ano ko, 10 cash in ako, pabalik 10 resibo yung kinukuha ko dun sa ano. Unlike sa GCash, kapag 1,000 yung bigay mo dun. So, 1,000 lang yung babayaran mo. Pero kung sa coins, binigay mo yung 1,000, may 2% doon. 2% nung 1,000 is babayaran mo as service fee nila. Kaya, naiintindihan nyo naman siguro guys kung bakit sinuggest ko kung malaki sa GCash at sa coins kung maliit. Next ay yung bank transfer. I suggest na talagang sa GCash to. Kasi nung nag-transfer ako sa GCash is zero payment din, wala kayong babayaran sa bangko, libre din yun ng yung transaction doon. So, kung nag-transfer ka ng 3,600 yung mababawas sa account mo, and
kikita ka doon na sa transaction fee doon sa ibibigay sa iyo nung nagpapa-transfer sa iyo. Syempre, kahit saan naman may nagta-transfer. But not least is the yung pagloload natin. I recommended talaga na yung coins. Bakit yung coins? Kasi 10% guys yung babalik yung cashback. So kapag nagload ka ng 100, may 10 pesos ka kaagad doon. So unlike sa mga retailer or sa GCash, ay 5% lang ang rebate sa GCash. Kalahati lang, so 5 pesos lang kapag may 100 ka. Kaya I suggest na pag-load coins, then 100-100 lang yung ipasok mo sa account mo para walang bayad sa service fee. Ganun din naman yun. Sasabay-sabay mo rin naman yung siya cashier. 100-100-100-100. Unlike kapag binigla mo, may 2% doon. So, yung 2% ay mababawas pa dun sa kikitain mo. Kaya ang ginagawa ko, 100-100-100. Pero dati, nung nagta-transfer na ako sa coins ko na capital ko sa load na 2,000 kasi guys, 2,000 tubo ko na yun. Lampas pa nga dun kasi may binayaran pa ako mga bills, mga baong ko kasi estudyante. Ganun. Minsan kapag 2,000 ginagawa ko, 1,000 is i-deposit ko ng full at saka yung another 1,000 is 100-100-100-100 kasi nakakaya naman guys kung halimbawa 100-100-100-100 kung 2,000, 2,100 so nakakaya. Kaya yun ang ginagawa ko. And guys, sana may natutunan kayo dun sa video ko ngayon kung paano kumita ng pera. And sana may natutunan kayo. Bye-bye! So, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye!